Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita. Ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Masaklap na balita po para kay Aling Maliit. Sa pangalawang pagkakataon, sibak na naman sa pwesto. Nung una, pagiging senior deputy speaker niya, sinibak siya. Etong pangalawa, deputy speaker na nga lang, sisibakin na naman po. Talagang pinag-initan po si Aling Maliit. Ano ho sa palagay ninyo, mga ka-PL? Hindi kaya ang dahilan eh ang kanyang pagiging malapit sa mga Duterte? Ha? O, ito po ang balita. Basahin na lang po natin para malaman po natin. Okay? Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Palike naman po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Kawawa naman po si Aling Maliit, mga ka-PL. Pinag-initan po talaga ng liderato ng Kamara de Representantes. Oh, Tony Pet Albano ipapalit. Okay? GMA Tamime o Tameme kontra Digong. Ayan. Tsugi sa pwesto. Medyo mahirap intindihin po ano. Pero basahin po natin ng buo. Para mas maintindihan po natin. O ayan silang tatlo po. Sisibakin na sa kanyang pwesto bilang Deputy Speaker ng Kamara de Representantes si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa pananahimik nito sa isyo ng pagbatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa liderato ni Speaker Martin Romualdez at sa institusyon, mga ka-PL. Ayon po sa nabasa natin, dahil lamang po sa kanyang pananahimik sa pagbatikos sa dating Pangulo na si Tatay Digong sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Ayan. So, siguro, ang gusto mangyari po ng liderato ng Kamara, eh, punain niya rin siguro si dating Pangulo, Tatay Digong. Kundinahin mo. Ha? Ipagtanggol mo ko. Ako ang speaker ng Kamara de Representante. Bakit ka na nanahimik? Dapat, balatan mo yung kaibigan mo. Eh, hindi ginawa ni Aling Maliit. Ayun, nasibak. Kawawa po. Parang meron pong martial law sa Kongreso. Parang lang, ano? Hindi po natin sinasabing meron talaga, ano? Oh. Ayon sa exclusive report ng politico.com.ph, nakabanggaan muli ni Arroyo ang liderato ng Kamara. 6 na buwan matapos itong i-demote sa dating posisyon na senior deputy speaker. Nagkabanggaan ulit pala. Hindi natin to alam ah. Walang nabalita. Ngayon lang lumabas. Ewan ko lang po kayo kung nabalitaan nyo. Kasi ako, wala tayong nabalitaan. Nagkabanggaan pala ulit. Diba? Si Isabella Representative Tony Pet Albano ang ikinonsidera umanong ipapalit sa mababakanting pwesto ni Arroyo bilang deputy speaker. Wala tayong pakialam dyan. At least sinabi lang po sa balita kung sino ang papalit sa dati niyang pwesto. Noho. Dating pinamunuan ni Albano ang state-owned radio
Philippines Network o RPN. Sa panahon ng Arroyo Administration bago ito na isa pribado. Nabatid na tumanggi umano. Ha? Ulitin ko. Nabatid na tumanggi umano si Arroyo na makisama sa pagkundina kay Duterte matapos nitong akusahan ang Kongreso bilang pinaka bolok na institusyon sa bansa. O, di ba? Sabi ko na sa inyo. Ha? Hindi niya po kinundina. Kaya ayun, siguro sumama po ang loob ni Tambalos. Bakit hindi mo kinundina? Dahil ba kaibigan mo si Digong? Oh, dapat kundinahin mo. Kasi ako ang speaker sa kamera. Ipaghiganti mo ako. Eh, hindi ginawa. Kawawang aling maliit, pinag-initan. Pinersonal na po ito? O parang pamimersonal na po ito, mga kapiel? Ha? Kaya ako nasabi kanina na parang meron pong martial law sa kamera. Kapag ka hindi ka sumunod o hindi ka makiisa sa kanila, ituturing kang kalaban. Sa nangyayari ngayon kay Aling Maliit, para na po siyang nirerendahan, tinanggalan pa ng boses, binusalan po, mga kapiel, para marendahan siya, para maging sunod-sunuran, siyempre, kung ano ang tawag nito, ipapatupad o gagawin ng liderato ng kamera, kailangan niyang sumunod kasi ordinaryong kongresista na lamang po siya. Ayan, naku po. Oh, mag-liquidation tayo. Ito po ang sabi ng dating Pangulo, ha. And you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its Congress, wika ni Duterte sa TV interview noong Oktobre. Matatandaang napilitang maglabas ang kamera ng liham mula sa Commission on Audit na nagsasaad na pasado ang kapulungan sa anumang suspension, notice of disallowance o notice of charge. Si Arroyo ay kilalang kaalyado. Ito na, sabi ko nga po sa inyo eh. Ulitin ko lang, ha. Si Arroyo ay kilalang kaalyado ni Duterte at ng anak nitong si Vice President Sara Duterte Carpio, mga ka-PL. Diba? Wala na po ang Unitim siguro. Siguro ang umahawak na lang po ng Unitim, si PBBM na lang at saka si BP Sara. Pero yung iba, kumalas na po, lalong-lalo na si Tambaloslos. Ha? Ano ho sa palagay ninyo? Tayo dito, siyempre naka-Unitim pa rin tayo. Hayaan ko na lang po yung iba na nagsasabi na bumaliktad na ako. Bumaliktad? Pag bumaliktad ako, tanggalin ko na to. Ha? Para akong tanga niyan. Tulad lang sinabi ni Spokes Harry Roque na ikinampanya niya si PBBM at saka si BP Sara noong nakaraang halalan. Tapos biglang babaliktad, para daw siyang sira. Di ba? Hindi naman siya sira. Ang sira, yun, si Marlica. Nadamay na naman. Bakit? Kinampanya niya eh. Di ba? Tapos biglang babaliktad. Oh, may tama. May tama sa alin? Oh, sa lahat na. May tama sa utak. Ayan. Oh. Noong nakaraang Mayo, inalis kay Arroyo ang senior status
at pinalitan ng kababayan niyang si Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Hindi ito ang unang pagkakataon na matatanggalan ng Deputy Speaker si Arroyo. Ah, natanggalan din pala siya noon. Noong 2017, tinanggal din siya sa nasabing pwesto ni Speaker Pantaleon Alvarez kasunod ng banta nitong alisin ang mga leader ng Kamara na kukontra sa death penalty bill. Ayun. So gusto niyang ipatupad ang death penalty bill pero kontra nga. So plano niyang tanggalin itong mga ito. Pero sa kasamaang palad, si Aling Maliit pa po ang natanggalan na naman ng pagiging Deputy Speaker noong 2017 pa. Matagal na po yun. At eto na naman ang nangyari sa kanya ngayon. So hindi lang pala dalawang beses. Pero sa administrasyong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, nakadalawa siya. Noong 2017, isa. Ayun. Oh. Narendahan na naman si ano, si Aling Maliit. O, kailangan mo nang sumunod, Aling Maliit, sa mga kagustuhan ni Tambaloslos dyan sa Kamara de Representante. Para hindi ka napag-initan. Kawawa naman po si Aling Maliit, mga kapil. No? Okay, so ano po masasabi ninyo? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.